Higit 1 bilyong piso halaga ng agricultural products na sabat ng Bureau of Customs sa mas pinaigtig na sistema ngayong taon. Samantala, bukod sa agri-products, may pitding binabantayan ng ahensya ang mga balikbayan box na pinapadala sa bansa. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tuloy-tuloy ang panguhuli ng Bureau of Customs sa mga ipinupuslit na agricultural products at sibuyas papasok ng bansa. Katunayan ay umabot na sa 1.2 billion pesos ang nasabat ng Bureau of Customs na agricultural products ngayong taon. 1,205 million pesos ang estimated na halaga ng nasabat ng customs na agri-products. Ito ay mula sa 105 na operasyon na isinagawa ng BOC ngayon lang taon. Sinabi ni BOC spokesperson Attorney Arnaldo De La Torre Jr., karaniwan na ipinupuslit ang mga agri-products na ito sa pamamagitan ng pagdeklara ng ibang uri ng food items. Pero dahil sa mas pinaigting na sistema ng customs, bago pa man maipasok sa bansa, ay agad na nilang nahaharang ito. So once na-identify ho natin na ito po ay galing sa high-risk na bansa, ay dagli ho tayo nag-i-issue ng alert order. Kaya po yung mga sumunod na mga panghuhuli na nagawa ng Bureau of Customs ay nag-i-issue po tayo ng alert orders. Kabilang sa naman sa bansa na nasa high risk sa mga smuggled na agri-products ay ang China. Kaya ito ang mariin na binabantayan ngayon ng customs. Nasampahan naman anya na ng kaso ng BOC sa Department of Justice ang mga importers at customs brokers na umano'y sangkot sa smuggling. Binabantayan din ngayon ng BOC ang mga balikbayan boxes na pinapadala sa Pilipinas. Bukod sa pagtitiyak na hindi nagagalaw o hindi nabubuksan ang mga kahon, sinisiguro din nila na tuloy-tuloy pa rin ang pagde-deliver sa ngayon ng mga natenga sa mga bodega ng BOC na balikbayan boxes. Target nila lahat ng 8,000 na balikbayan boxes ma-deliver bago matapos ang taon. 3,557 remaining boxes for distribution to its ultimate consignees. Natatandaan po natin itong mga balikbayan boxes na nasa Balagtas, Bulacan. Angelique, hinggil naman nga dito sa mga balikbayan boxes, patuloy din na nagpapaalala ang Bureau of Customs pagdating naman dito sa umiiral ngayon na love scam kung saan itong mga dayuhan ay nagpapanggap na may mga ipapadala na mga balikbayan boxes sa mga Pilipino na kinukuha nila yung loob at pinagbabayad yung mga Pilipino para nga maklaim itong mga balikbayan boxes, pero ang totoo ay wala namang pinadala na balikbayan boxes. Kapag anya nakatanggap o naka-encounter ng mga ganitong uri ng modus, ay agad na magsumbong sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng kanilang official website at pati na rin sa kanilang official Facebook page. Nandoon din yung kanilang hotline numbers na maaaring tumawag ang ating mga kababayan. Angelique. Meron bang paraan, Luisa, para tingnan ng BOC, ng Bureau of Customs, kung may mga kontrabando ring laman, ano, itong mga libo-libong balikbayan boxes? Angelica, ayon nga sa Bureau of Customs, hindi nila binubuksan itong mga container vans na may laman ng mga balikbayan boxes kasi nga may mga napaulat nitong mga nakaraan na binubuksan nga itong balikbayan boxes, binubusisi, binubulatlat ng mga customs officer. Pero ayon sa customs, ay dumadaan itong mga container vans na may laman na balikbayan boxes sa mga x-ray machines nila at ito ay bago pa man buksan o bago pa man makapasok ng port ng Pilipinas ay na-x-ray naman ito at nai-scan at nakikita nila kung meron mga pinupuslit na hindi mga household items. Binubuksan lamang ito kapag nakita nila na may undeclared o hindi household items na nasa loob. Pero kung hindi man ay dire-diretso naman itong makukuha ng mga consignees. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa.